pulis at grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga pulis in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po, gawin lang, umiiyak po. Makakita lang ng pulis uniform like you, nataas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple na po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi mo lang po tumawag kay Mayor President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pong gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for four times, pabalik-balik na po sila dyan, eh, nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant-warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakagalap, tinagdag po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, sir, ano po pangalan, pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung police ba yan, pwede pong NPA. Maggamit na po ng polis, pwede po iskalawag, pwede po preso na pakawala. Gamitan po ng polis, magbiring, wala po makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may pakita, magtagbo po para po walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung check, but hindi po 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakapantay po, kami po ang nakasaksi. And then, may kukakulangan po tayo ng polis. Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound. Lahat ng mga polis. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa. May HPU, may Regional Mobile Group pa. DCPO, PNP Region 11, taga-Tarax pa. Nagtampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, na pag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga, no, narinig nyo itong reklamo ng KOGC sa harap ng mga ito kay PNP Marbil at saka ito kay Torre. Ito, medyo naging emotional si Senator Bato dito kasi nga naman nag-iba na talaga ang imahe ng polis doon sa Davao. Hindi ko na sinasabi sa buong bansa, no, pero mas karamihan sa Davao kasi natutrauma yung mga tao doon sa polis. Dito naging emotional si Senator Bato. Oo, syempre, PNP chief dyan din yan dati. Nakaka-relate din yan eh. Eh ngayon, itong silang Marbil, talagang pinagpipilitan din nila na silang trabaho lang nila na gawin ng mga yon. Pero hindi nila na-recognize talaga na may trauma ang kapalit nun. Oo, nagbigay pa ng pahayag si Marbil na i-surrender lang daw si Kibuloy at yung apat, okay na daw, hindi na daw maano. Ano bang ibig sabihin nun? Kung hindi makita nyo si Kibuloy, patuloy kayang manggigipit? Hindi, mukhang mali naman na statement po yun na PNP chief, no? Eh, mahirap pag ganyan palagi na andyan kayo sa harap ng checkpoint. Kaya tunghayan natin itong mga guys kasi si Senador Bato, medyo naging emotional sila dito, no? Patungkol sa imahe ng pulis. Alright, let's go. Patay po kami, in disguise po ng police visibility, in disguise po ng checkpoint po ninyo. Hindi po kami mga bobo, sir. Alam po lang kami po ang pake nila. Tinatanungan bakit kayo nakatakit ng mukha. What they did po, sir, tinotraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Wala po. Alam mo, I've been at Davao City Police my whole life bago ako naging chief PNP, bago ako napunta ng krami. At noon, kapag kami magkaganak ng checkpoint highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may police dyan nagkaganak ng checkpoint. Marami maghati ng tubig, maghati ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan. Alright.
Stop muna tayo dyan, ano? Alam niyo, totoo yan mga guys. Ako nakatira din ako Davao minsan eh. Totoo yan. Yung mga taga Davao talaga police, pag mag-checkpoint, maraming mga taong nagbibigay. Kahit tubig, no? Kahit mga kung ano-anong makakanin. Makikita mo yung relasyon ng tao doon, no? Ibang-iba talaga ngayon. Ito talagang administrasyon. Itong si Bangag na administrasyon talagang ito yung nag-ruin sa ano, imahe ng Davao eh. Oo, dahil lang sa mga political interest ninyo, mga hinayup kayo. Oo, ganito ang epekto. Dahil lang sa mga gusto nyo gumante, gusto nyo marami kayong mga pinapagalaw, kung ano-ano mga pinag-uutos ninyo. No? Ganito ang epekto sa mga tao. Kaya nga naman kami lumabas ngayon, nagbablog na ganito. Kasi siyempre naman, sino pa naman ang pipigal sa inyo? Ha? Ang gagawin nyo yung gusto nyo, kahit sinong pasuspended nyo, ginagawa nyo na eh. Ang sana naman yung respeto sa mga tao kahit ngayon yung pagkatroma ng mga taga Davao. Oo. Hindi nyo rin papansin yan. Oo, nagbubulag-bulagan lang kayo o nagbibingi-bingihan lang kayo. Diba? Dahil lang sa mga political ambition ninyo. Yan ang hirap sa inyong mga bangag kayo eh. Davao, pag nagkakandak ng checkpoint, ngayon ko lang narinig na ang mga Davao nyo pala eh, patititerrorize na pag nakakita ng polis na nag-checkpoint. So it's sudden me to know. Masakit po sa puso namin sir, actually sir. Ano na pala ang tingin ng yes po sir. Taas po ang respeto namin sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po sir, sa ginagawa po nila sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal sir. But we are just living there peacefully po. And that is true, no? Kung makita nyo yung isang video ko nung pagpambabastos ng PNP doon sa private property ng KOGC. So, grabe umasta yung mga pulis doon. Oh, sino bang magkagusto doon? Mayroon pang nag-dirty finger na pulis doon, no? At saka mayroon pang astang akmang tutukan yung civilian. Diba? Yun lang na video na yan, eh. Makikita mo na yung behavior ng pulis. Nangyayat talaga itong mga... And then we are just asking simple questions. Karapatan po namin to get their names po. Karapatan po namin yan. Sana ngayon, ha? Ngayon, we are living in a different circumstance. Very different circumstances ngayon natin. Kaya ako yung nakiusap sa inyo at saka sa mga membro ng inyong simbahan. Please, do not totally detach yourself from the police. Huwag na huwag sana kayong totally mawalan ng respeto, mawalan ng ng trust sa kapulisan natin. Please, ako, nakiusap lang ako. Pareho tayo tiganabo eh. Pareho tayo tiganabo. Ako masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community. Yun nga, no? Kami dito sa Cagayan de Oro, yung mga karatig na mga syudad na nakapaligid dito sa Mindanao, itong Davao City, ang pinaka number one na syudad talaga, no? Kami lahat nga, medyo natatakot nga kami pag mupunta kami doon kasi marami talagang stricto talaga ang Davao. Lalo na yung no smoking, oo, stricto talaga ang Davao. Kaya yung mga magkakatabing mga syudad dito, ito yung Davao ginagaya. Ginagaya ang Davao dahil sa imahe ng police. Dahil sa imahe ng namumuno, lalo na ng mga pamilya Duterte. Talagang yung mga taong may masamang intention, nag-i-escape po na, hindi na tumitira sa Davao. Dahil sa Davao, grabe ang 911 nila doon. Oo, nakapasok ako minsan doon sa, ano nila, ang 911 response nila. Ang ganda ng mga ano nila doon, yung mga CCTV nila, kahit na ang layo, isusum nila yan, makikita nila. Kahit na magtapong ka ng sigarilyo, makikita ka nila. Ganun kagaling ang security ng Davao. Kaya ganun ka-peaceful din yung Davao. Kasi madaling ma-detect nila kung anong mga krimen sa mga kalye. Hindi na kailangan pa ng eyewitness. Kasi yung CCTV nila, high-tech na high-tech. Kahit na ilang kilometro, masusum nila yan. Kitang-kita yung tao, anong ginagawa ng tao. Oo, ganyan ang standard ng Davao. At ngayon, kami naman dito sa mga karatig na mga syudad, nagtataka kami, bakit nagkaganito ang Davao? Bakit yung mga pulis Davao, parang mukhang mulang yan ang mga pulis Davao, yung mga nangyari dyan sa KOGC? Di ba, siyempre kami nanonood kami, makikita namin yung mga behavior ng pulis. So kami na nagtaka din kami, bakit kaya ganito? Dahil lang ba ito sa mga pamulitikan itong mga
mga bangag na to, di ba? Di kasalanan din nila yan eh, kung bakit masama na ang medyo imahe ninyo. Oo, General Marvel at saka itong si Torre. Itong si Torre, halatang-halatang nagpagamit to eh. Oh, naging ano na nga to, persona non grata na nga to ng isang lugar. Oh, ibig sabihin yan, hindi ka talaga matino. Mayroong problema sa iyo, Torre. Ah, nako. Alright, patuloy tayo mga guys. For a very long time. Alam mo kasi natin yung policing doctrine na the police is the community. The community is the police. Mahal ng pulis ang kanyang komunidad. Mahal ng komunidad ang kanilang pulis. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. E ngayon parang kalaban ng pulis ang community. Kalaban ng community ang pulis nila. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. Tayo nagwa-wonder, no? Kung ano kayang nasa utak nila ngayon, yung mga nandyan nakaharap na pulis. Ano? Ano kayang nasa isipan nila? O pinapalagpas nilang nitro nila? Talagang pumapasok sa santenga, lumalabas pagkatapos ng session dito. Sana naman hindi, oh. Marbel, there's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. Susana, sa pag in your quest na mahuli itong 5, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana, paintindi natin taong bayan. Ito lang ang may warat, ito lang ang aming hinahanap. Masakit man sa kalooban ninyo, pero trabaho namin dito ng pulis na talagang i-implement ang warat dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor, yun ang gawin namin. Pero as the way I heard it, the way I observed, na para bang na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. Eh, it's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun ang pag-iusap ko because nag-retire ako na police Davao talaga. Iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community. And my community was very proud of the police. I-6 na tao na ito nahanap natin. Hindi suspect itong buong Davao community. So huwag natin silang kalaban. It's not work na ganyan na lang magiging basura na lang ang imahe ng police dahil lang sa mga 4 na taong hinahanap nyo. Diba? Simple as that. My goodness. Ano yun? Huwag natin silang i-alienate from us. Balik natin. Sir, excuse me po. I will recognize General Marvel after you. Please go ahead. Good afternoon po, Sir Marvel. I really want to talk to you. Yeah. No. Just at least. Ito na si, ano, Ma'am Banat. Banat Nay. To this chairman. Okay, yeah, Your Honor. Yeah, I want to talk to you. Yeah. For Marvel. Police officers, we love you before. Not only police officers, but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga haka sa amin doon, sa loob, baka nagsisabo kami, yung may haring sa loob, etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte. I will cut you short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsisabo kayo sa loob. Pero ito, yun ang haka-haka. Yes. Labuang na talaga itong mga pulis ba? Sir, mangyayari yan. Yes, kahit ipahir. From my wildest imagination. Hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sabok. Yes, sir. So, don't tayo, sir, ha? Oo. But, yan ang nadadinig namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So, it was Pastor also who oriented us. Parang i-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan natin ipakita. Kasi sabi niya, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So, balik tayo doon sa mga men in uniform.
It was this group that Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya? Ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following Pastor. Kaya pag nakikita namin sila sa daan, mga ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc. But, sorry to say, Mr. Marvel, true ba to? Senator ba to? Sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time because mayroon namang healing time. But this time, we want to be heard. We want to be, gusto namin pakinggan. Buti nga, sabi niyo kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses. Puno na kami ang kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. No? Oh, sabi nga ninyo, nag-serve sila ng warrant of arrest. Given, kung may kasalanan, sige. Allegedly, kung may kasalanan, warrant of arrest, go. In fact, Senator, gi-challenge ko sila. If you want to know who we are and what we are, come live with us, libre. Pero nag-expire na yung challenge ko sa kanila. Hindi na pwede ngayon. So, come live with us so that you will know who we are and what we are. Sabi ko gano'n, hindi kami dito prostitute, hindi kami bangat, walang tunituniladang shabu sa aming lugar. Yun lang, allegedly, nandyan yung mga iwawarant ninyo. Arrest nyo, why will you put into compromise and risk public safety? We are part of the public, we are a community there. Thousands, may mga bata, may mga matandang palyatin, may mga senior citizens katulad ko na nakatira doon. For how many young years we've been then, we are toiling that property by blood, sweat, and tears. Tapos maririnig namin na i-invade, kukunin. Kayo, Sir Senator, what will be your first reaction? Ilang beses sa lang nag-serve ng warrant of arrest? Out of respect, with your respect, Sir Marvel, sa mga tauhan mo, we receive them, sir. With your respect. Yeah, sir, sorry. I'm not just to it, that one. So, we receive those yung mga warrant na deserve nila. But this time, from the words of Sir Abalos, nag-serve lang naman kami ng warrant of arrest, parang kami pang may kasalanan. Ang batas ay batas, ang makikasalanan may nalagot, correct. Isa pa yan yung si Abalos, DILG. Anong klaseng DILG talaga yan? Tatatakot lang ako sa kanya. Parang hindi siya para sa tao. Ba? Para sa ano talaga siya? Para sa mga bangag. Batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot doon kami. Pero ikokontest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob niyo kami in a horrible and terroristic way. Bus loads and truck loads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusobin ka ng what will be your first reaction? Aba, ibibit-bit kami ng bibiya tapos, oy, sabi sa word of God, ganon? No! Kayo, may mga pamilya kayo, what will be your first reaction? Of course, we need to defend. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Tapos, ganun pala. In fact, sabi ko sana, mayroon kayong proper na document. O sige, may search warrant kayo. Sige, matisiptik lang namin. I-open namin sa inyo. Silipin ninyo lahat. Ika-guide namin kayo. Saan ninyo gustong pumunta? Sir, sabi mo na, time will, ibalik ang respeto sa kanila.
nandun kami, nandun pa rin sa kaibutanan ng puso namin, nandun pa rin ang respeto. But, ang hurt, at ang hurt na ni-inflict ninyo, tuwing nakikita namin ang mga bata namin, in fact, ngayon, Senator, nag-organize kami ng psychometrician. Kasi yung mga bata, makarinig lang ng mga wang-wang ng mga pulis, manginginig. Even I, sa katandaan ko ito, magmarinig po ang kanilang wang-wang, I cannot explain my feeling. I want to hate, pero hindi pwedeng i-hate. Yan, ang mga nanay namin, gusto namang ilabas na din sa doktor. Ayaw, kasi yung mga pulis sa labas. Noon, pag makita namin ang pulis... That's true, no? Talagang nakakalungkot ng pangyayaring ganyan. Siyempre, trauma talaga sila kahit wang-wang, no? Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Panoorin nyo ang buo dito sa hearing sa ano po, sa site ng Senate. At papasalamat po tayo sa mga senador na nagbigay ng pagkakataon dito sa KOGC na at least mapahayag man lang nila. Ito maganda itong mga sinasabi ni Ma'am. Talagang sangayon-sangayon ako sa mga sinasabi niya. Oo. And I hope na maibalik sa lalong madaling panahon yung relasyon ng pulis at saka yung sibilyan doon sa Davao. Alright, thank you for watching, my guys.